ang We Care Group po ay isang samahan na puno ng pagmamalasakit at kalinga sa kapwa. Ito po ay binubuo ng mga taong nagkakaisa at naghahangad na maghatid po ng tulong at pag-asa sa mga nangangailangan sa ating komunidad. Kaya naman, para lalo pa tayong mamulat kung ano nga ba ang We Care Group, ay makausap po natin ngayong umaga ang founder at chairperson ng We Care Group na si Edna De La Fuente at ang isa sa mga members ng We Care Group na si Ida Rose Pamintuan. Good morning and welcome sa Rise and Shine. Good morning. Welcome to Rise and Shine. Good morning. All right, to start off, kailan po ba itinatag itong We Care Group at ano po ba ang objective nito? Tinatag namin to January 5, 1985. Wow, hindi pa ako buhay. 38 years na ito. 38 years. Kagal na. 38 years, yeah. Actually, I don't collect any membership fee from my members. Okay. Kasi so, nga gusto ko kahit gusto ko i-prove kahit mahirap kami, pwede kami magkawanggawa. Ang ganda, no? Kahit wala tayong maibigay, yes, but still, we can help others in our own little way. So for the past 38 years, ang pinaka-advocacy is to help elderly. Tama po ba? Yes, yes. Wow. To make them happy. Ayun. Pasayahin namin sila. We sing for them. We dance with them. And we feed, we give some gifts. Kung alam nyo po yung Golden Acres, ito po yun before, pero bago na po ang pangalan yes. ngayon. Naging Graces na po. Graces. Na siya. Yung nakadala yes, year 2016, yes. Nakapunta po kami dyan. Ako 2019 naman. 2019. Nakiawit ako kasama yung mga ating mga kasama dyan. Yes. Mm-hmm. Alright, ma'am, alin, ano po ba yung ilan sa mga advocacies ang meron ng We Care Group? Ang ano ko po kasi sa kanila, yung nakakatulong sila sa mga matatanda na sumaya. Okay. But ano po ba usually mga nagiging problems ng ating mga kasama doon sa Graces, no, and other organizations na tinutulungan natin? More on emotions po ba yung nagiging problema nila ngayon? Tell us more. Mga naging problema opo, nila. Opo, so far. Paano, bakit po kailangan puro pag, kumaga, yung pinakalayunin is magmabasaya sila? Alam mo, sa totoo lang, hindi gaano yung sa pagkain eh. Ang kailangan nila yung pagmamahal. Kalinga, pagmamahal. Kalinga. Syempre, as you grow old, mas nagiging emotional yeah. tayo, oh. mas hinahanap natin yun. Yes. Pero we heard na may apostolic mission po ang We Care na ginagawa. Yeah. Can you tell us more about this? Paano po ba nagsimula ito? We started before, puro mga taga-Bacoot, Santa Mesa, from the Legion of Mary. Nag-decide kami na to get out from the umbrella of the church. Mm-hmm. Nagsarili kami. Sa, naisip lang namin itong matatanda, gusto namin silang pasayahin. Kaya nga, actually, yung nag-transfer ang Golden Acres sa Tanay, uh-huh. ang sabi nila, sana mapuntahan nyo rin kami doon sa Tanay. Iniisip ko ang layo. Mm-hmm. But then, sabi nila, hindi naman namin kailangan yung pagkain. Pero kayo ang kailangan namin, yung pagmamahal niyo. Presence, pagmamahal, kalinga. So I understand, this is like a quarterly mission pagdating no, sa pagbunta sa Tanay. No, ang naging quarterly kasi sa malayo. Ayun. So yeah. kwento nyo kami, ano po nangyari sa quarterly mission na ito sa Tanay? Alam mo, maaga pa, nandun na kami. Okay. Nag-start na kaming gumising ng maaga kasi nga malayo. Mm-mm. We meet from one place para mag yung sasakyan. Oh, so pupunta kayo sa Tanay. Mm-hmm, saan po sa Tanay ito mismo? Ha? Saan ito sa Tanay mismo? Bar, Sampalo. Sampalo, yeah, okay. Oo. Miss Ida, si Miss Ida, ano po yung mga experiences naman niya that you can share with us, with Graces? Ano po ba yung mga ginagawa natin? Baka you would like to share to inspire, of course, our RSP viewers. Baka maiyak ako. ang ano ko po kasi, sa nakita ko, unang-una, ang mga matatanda doon, talagang nangangailangan po sila ng pagmamahal. So, naisip ko nga po, sabi ko, mabuti na lang ako may pamilya kahit hindi kami mayaman. So, sila, nandoon, wala silang family. So, kaya nung nandoon ako, kahit na sobrang layo ko po talaga. You make time to help. Yes po. Sa Nueva Ecija pa po ako, from Nueva Ecija, kung saan ang ano nila, Ate Edna, sumasama ako para mm-hmm. lang sa ikabubuti ng samahan at saka yung para po mapasaya namin yung mga matatanda na dahil ang kailangan nila yung pagmamahal. Kaya ang sabi ko nga po,
sa mga may mga magulang pa, mahalin ang magulang habang nabubuhay pa. That's right. Kasi maiksi ang buhay. Hindi natin alam kung kailan. Mababawal luha ako magdating sa mga ganyan. Kaya sabi ko dapat, ang magulang minamahal yan. Kasi kung hindi sa kanila, wala tayo. So it's nice to know that you're taking this initiative, no, to really help, to reach out, and to create more awareness about the projects and programs na binibigay ng Graces, lalo na sa mga elderly po. Na may supportahan din na marami nating kababayan itong grupong ito. Siyempre, kailangan ng higit sa pagkain, sa kagamitan, ay yung pagmamahal na pwede natin maibigay sa kanila. Siyempre, no, huwag naman natin basta iwan na lang yung ating mga lolo't lola, no? Agad maaari iparamdam natin sa kanila yung pagmamahal na pinaramdam din nila sa atin ng tayo yung mga bata pa. Well, ma'am, maraming salamat po at saludo po kami sa inyo, We Care Group. Maraming salamat sa pagbibigay ng impormasyon at kaalaman sa amin ngayong araw, Miss Edna De La Fuente at Miss Ida Rose Pamintuan. Ingat po kayo, ma'am. Thank you so much. Thank you.